Kung ikaw ay isang NBA fanboy, tiyak na alam mo ang sikat na turnaround fadeaway shot na gaya ng ginagawa ni Michael Jordan at Kobe Bryant. Pero alam niyo rin ba mga kuis na sa PBA, may isang tao ng unang nakagawa niyan. Siyempre, ang Fortune Cookie. Fortunato, kilala sa tawag na atoy ko. Sa PBA, naging trademark niya ang turnaround fadeaway jump shot. No doubt, isang legendary player na minahal ng mga tao dahil sa good attitude inside at outside the court. Ayon pa kay Sir Atoy, mas pinapanood daw sila ng mga tao noon kumpara sa PBA ngayon, lalo na the finals. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Siya nga pala mga quiz, ay ilang graphics na mapapanood nyo ay talaga namang sobrang luma na, kaya pagpasensyahan nyo na lang konti, hindi malinaw. Ikaw ba naman ang pinanganak noong 1951, panahon pa ng black and white TV at pek-pek shorts ng players? Anyway, ang 6'2 player na si Atoy ay nagsimula sa Paliga ng Pasig. 1970, siya ay nagkolehiyo sa Mapua. Alam nyo ba mga quiz na si Atoy ang pinakasikat na player at Hall of Famer sa eskwelahang ito? Siya lang naman ang back-to-back MVP sa 1970 at 1971 championship. Sabi niya kapag hawak niyang bola, parang kumakain ka lang ng lechon. Masarap daw sa pakiramdam ang paglalaro. Bago siya pumasok sa PBA, naglaro muna siya sa CRISPA Team MICAA. 1975, unang game pa lang sa CRISPA Red Manizers, siya ay nakapagtala kaagad ng 34 points. 1976, walang mag-aakala na sa taong ito, makukuha nilang Grand Slam kasi sa taong ito ang mga star players ng CRISPA ay naglalaro pa sa national team. Parang nasa middle season na sila nakabalik sa tulong ni Cyrus Mann na itataguyod nila ang team, pero si Boggs injured nung araw kaya kailangan mag-step up. Ang games 1 and 2 nakuha ng Toyota yan, pero pagbalik nila nakuha nilang game 3. Na-realize ni Atoy ang kahinaan ng Toyota. Sa game 4, yan, sa pangungunan ni Atoy at iba pang notable players, tabla ng laban. Na-realize din ng CRISPA na nasa kapangyarihan na ni Atoy ang team. At sa game 5, nakakuha si Atoy ng game high 39 points. Ayon sa kanya, walang makakapigil sa kanya noon. Ang nagbabantay sa kanya, mga defensive players pa. Pero hindi yan mapipigilan ang momentum ni Atoy. At nakuha nilang ika-apat na panalo o ang Grand Slam ng CRISPA. Ang plano ni Coach Baby Dalupan ay hindi kasali si Atoy sa master plan, pero siya ang number one masterpiece sa Grand Slam na ito. Mas naging remarkable pa nga ang CRISPA kasi na-extend nila ang panalo ng up to 6 straight titles hanggang 1977. Tapos, laging Toyota pa ang kalaban. Ayon kay Atoy, mas pinapanood pa nga ang PBA Finals noon kesa ngayon. Kapag naglalaro ang CRISPA at Toyota, laging nagkakaubusan ng tiket. Ang mga tao parang nanonood ng Manny Pacquiao fight. Ganon ka-exciting ang PBA noon mga kuis. Tsaka tama naman din si Sir Atoy, mas inaabangan ang PBA noon kesa ngayon. At eto pa ha, hindi pa tayo tapos. Under Coach Master Baby Dalupan ng Grand Slam na ito ay nadugtungan pa hanggang 1983. As expected, siya pa rin ang top scorer dito at ito lang ang kaisa-isang franchise na may dalawang Grand Slams. Grabe yun, di ba? hanggang 1986, si Atoy ay napuntang Manila Beer. Kasama niya dito si Mon Fernandez at Yoyoy Villamin kasi ang CRISPA na disband sa taong ito. Pero marami ang nagtaka kasi ang star-studded lineup tinalo lang ng mga college players sa NCC ni Ron Jacobs. Tapos nagkaroon din ng issue kay Mon kasi parang may game fixing umano nangyari. Tapos si Atoy lang ang kumakayod laban sa Shell. May mga pagkakataon din na binabangko lang buong gabi si Mon. Kaya ang mga tao galit na galit sa Manila Beer. hanggang 1987, si Atoy ay napuntang Great Taste kasamang ilang CRISPA at Toyota star players, at dahil nga powerhouse, ang Great Taste or Presto Ice Cream ay naging team to beat, lalo na't dumating na si Alan Kaidik dito. Tapos si Atoy ay nagretiro na noong 1988. Si Atoy ang nagsisilbing pioneer sa PBA. Nung nagretiro siya, inaamin niya na iniisip din niya ang kinabukasan ng pamilya, kung may pangkabuhayan pa ba o kung may ipapakain ba sa pamilya. Mahirap daw isipin ang mga ganung bagay, kaya unang pasok pa lang sa PBA siya ay nag-ipon. Hindi raw siya kampante kasi hindi niya alam kung hanggang saan lang ang pagbabasketball. May iba kasi na pagpapapetiks-petiks kapag nirin niyo ang kontrata. Dapat mas aggressive ka at magpasikat.
Teka, ano na nga bang buhay ni Atoy ko ngayon? Dahil malaki ang kanyang naipon, siya ay may sarili na home restaurant. Plus, meron din siyang sariling sports bar sa Metro Walk na gustuhan ng mga tao ang kanyang restaurant kasi family style kaya laging dinadayo. O diba, why sa buhay? Para lang alalahanin, siya ay naging counselor ng Pasig at head coach ng Mapua Cardinals at naging first commissioner sa UNTV Cup. Kung gusto niyong tingnan ang kanyang highlights at awards na napakahaba, i-google niyo na lang sa PBA Profiles. Ang Hall of Famer legendary player at 9-time Mythical First Team. Yan si Fortunato, the fortune cookie. Atoy Ganco. Okay mga kuys, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Carl Alarcos, Baldo Tucker, Monores TV, Sindato Balabadan, Mal Chinay, Brian Care Vlog, Rene Barbrinal, Erica Egert, Celito Baraquio, Dion Mercado, Gabriel Felipe, Mr. Iyo Taco TV, Danny Boy Nimbiado, John David Panaranda, Sheep Vlogs at Kai, Walter Aleria.